Hello mga sis! Welcome back again to another hair transformation. And for today's video ay meron tayong aayusin na buhok mga sis. Yung client's hair natin dito is sobrang dry na dry talaga siya at nagpuputol-putol pa. Pinarebond niya ito sa isang sikat na salon last year, kaso ang nangyari sa buhok niya is hindi maganda yung kinalabasan ng kanyang rebond, lalo daw nag-dry. So ang ginawa niya is nagpa-plantsa na lang siya ng buhok every other day, or parang sa loob ng isang linggo ay tatlong beses siya nagpa-plantsa ng buhok. Pinaplantsa na lang niya yung kanyang hair dahil kinakailangan sa work. So isa talaga ito sa pinaka-worst na buhok na ire-rebond, which is yung laging nagplantsa ng buhok dahil lalong nagda-dry yung hair or parang patay na yung buhok pag once na ang buhok nyo is laging pinaplantsa. At alam nyo ba mga sis, sa totoo lang mas gusto ko pang mag-rebond ng buhok na naka-bleach kaysa sa buhok na laging pinaplantsa, dahil ang pagpaplantsa ng buhok ay isa sa mga kontra din na pagdating sa process ng rebonding. So gagawin natin yung best natin na makakaya para lang at least mabigyan ng justice or mapaganda kahit paano yung buhok ng ating client. Dahil personally, pag mga ganitong case ng hair, hindi talaga siya 100% perfect yung rebonding pag ang buhok ay laging pinaplantsa or masyado ng dehydrated or wala ng moisture. Okay mga sis, so inumpisahan ko na dito mag-apply ng ating rebonding cream 1. Bali, inuna ko lang yung pinaka-regrowth niya talaga. Yan yung bagong tubo niya nung last na pinarebond yung hair niya. Hindi ko muna isinabay yung pag-apply ng rebonding cream 1 yung dating rebonded niya, dahil meron siyang kulay at meron din dating siyang highlights yung hair niya, at sobrang rupok ng kanyang buhok at sobrang dry. Bali, pa-process ko muna yan ng 30 minutes mga sis. Then after nyan, i-check ko kung nag-develop na. Then saka naman ibababa yung rebonding cream 1 doon sa parts na hindi ko in-applyan ng rebonding cream. And after nga ma-process yung pinaka-regrowth parts niya mga sis, binaba ko naman yung rebonding cream 1 doon sa parts na hindi ko in-applyan kanina. Pero inalalayan ko yan siya dyan ng spray water at naghalo din ako ng hair refresh treatment doon sa rebonding cream 1. At yun ang in-apply ko doon sa ating rebonded parts na buhok. At pagkatapos ay binabad ko lang siya ng 5 minutes. Then after 5 minutes ay pinabanlawan ko na siya kaagad. At yun na nga mga sis, after ma-process yung rebonding cream 1 sa buhok ng aming client, ay pinabanlawan ko na yung buhok ni client. So ito na yung hair niya. So after naman dito ay papatuyuin ito namin dahil isusunod naman po namin yung aming pagpaplantsa. At dito mga sis, napatuyo na namin yung buhok ng aming client. So as you can see, medyo kumalma na yung kanyang buhok at may mga nakikita ako ng mga tangles at mga putol-putol na buhok niya before. At pagkatapos nga namin siya mapatuyo mga sis, ay isinunod naman po namin yung aming pag-hair iron. At ito ay yung naging resulta ng kanyang buhok after namin siyang maplantsa. Honestly mga sis, hindi talaga siya ganun ka-shiny yung outcome niya, dahil nga itong buhok ng ating client is laging siyang nagpaplantsa before. At hindi rin maganda yung naging previous hair rebond niya. So hindi talaga ganun kaganda yung outcome ng hair niya after namin siyang ma-iron. Pero yung buhok niya from roots to mid parts ay shiny po yan at sobrang ganda. Pero yung mid to lower ends ng kanyang hair mga sis, yan po talaga ay masyado ng compromise. So hindi ko mapapangako na 100% maganda yung outcome niya. At pagkatapos nga namin siyang maplantsa mga sis, ay pinahinga lang namin ng 10 minutes. Then pagkatapos nun ay isinunod naman po namin in-apply yung kanyang neutralizing cream. Then binabad lang po namin ito ng 30 minutes. Then after 30 minutes ay pinabanlawan na namin. At isinunod ko naman in-apply yung kanyang treatment dito mga sis. Bali, ang ginamit ko dito na treatment sa kanya mga sis is collagen treatment and hair botox treatment. Then ibababad ko lang itong hair botox treatment niya ng 1 hour. Then after 1 hour ay papatuyuin na po namin. Makalipas nga ang isang oras na nakababad ang hair botox treatment mga sis, so dito binoblower na namin yung buhok ng ating client. Papatuyuin lang po ito namin ng 100% mga sis. Then after niya mapatuyo ay papadaanan natin niya ng plantsa para ma-seal yung treatment na in-apply natin sa buhok ng ating client. Then tingnan natin yung kanyang final result.
Alright mga sis, ito na yung final outcome sa rebond ko kay ma'am. At maganda naman yung naging outcome niya. So siguro mga 80 to 90% yung iginanda sa buhok ni ma'am. So hindi ako mag-expect, at in-explain ko rin sa client natin na hindi siya ganun ka 100% na maganda, pero at least malaki yung changes sa hair niya. Kailangan lang niya alagaan yung hair niya, follow up treatment, at iwasan ang mag-iron ng hair para sa susunod na magpapariban siya is maganda na yung kanyang result. Dahil yung plantsa po talaga is yung number one na nakakasira din ng ating buhok. Alam nyo mga sis, nakaka-stress din yung mga ganitong uri ng buhok na inaayos natin, pero laban lang. At ito naman yung ating client sa feedback and after wash result mga sis na isinend sa atin ng ating client. So what do you think sa naging result sa buhok ni ma'am na nireband natin? Comment your thought below. And that's it for today's video mga sis. Thank you for watching. And this is Chading saying have a great hair day always mga sis love. Until our next video. Bye!